Welcome back to my YouTube channel. So once again, this is Karine Faith. And for today's video, guys, isuan ko kayo kung paano ba ako nag-i-edit ng videos. So by the way, guys, yung editor pala na ginagamit ko is ito, KineMaster. So madadownload nyo siya sa Play Store, guys, sa App Store. Ayun po, sa App Store ba yun pag Apple gamit mo? Yun nga, guys. So in this video, tuturuan ko kayo kung paano ba maglagay ng music, mag-cut ng video, mag-zoom, maglagay ng text, at saka maglagay ng ano, parang gumagalaw na subscribe dito. Mag-i-screen record lang pala ako, guys. At yung video na i-edit ko, guys, is itong video na to. Hindi natin patagalin to, guys. So, let's start the tutorial, Char. So, ito, guys, mag-i-start na ako. So, first ko talagang ginagawa is i-click ko itong media para i-add yung intro ko. So, at saka, guys, don't forget na asan yung volume ng video nyo kasi maglalagay pa tayo ng music later eh. Baka maghalo-halo na sila. So, taasan mo lang to, guys, kasi yung music na i-add natin later is background music lang naman yun. And then, guys, may part kasi akong gustong i-cut. So, lalapat ko lang to dito, guys. I-click lang yung part na gusto kong i-cut, guys. And then, click ko. Tsaka ako i-trim, guys. Ganyan. So, don't forget to check. And then, after that, guys, so, i-add ko na yung gumagalaw na subscribe button. So, i-click ko lang tong layer, guys. And then, itong media. Ito. By the way, guys, na-i-download ko lang pala to sa YouTube. So, i-search nyo lang yung subscribe with green screen ba yun? So, itry nyo lang i-search yun, guys. Pagkatapos, guys, so, i-click nyo to. And then, so, i-click mo to, guys. Ito. Tapos, i-enable mo. Yan. I-click ko lang dito. And then, lalagay ko siya dito. After that, guys, so, i-adjust ko siya. So, i-click lang to, guys. And then, taasan ko yung brightness niya at saka yung contrast. Yan. So, dito, guys, gusto ko kasi maglagay ng transition dito. So, i-click ko lang tong center. And then, click ko tong 3D transitions, then 3D flip. Yan. Yung part kasi na to, guys, is gusto ko siyang i-zoom. So, i-click ko lang ulit siya, then click ulit to. Pagkatapos, yan, equals na pala. So, click mo tong equals, guys. And then, tsaka mo siya i-adjust. And once again, please don't forget to check. Char. So, itong part na to, guys, is mag-a-add na ako ng picture dito. I-insert ko siya dyan. So, click ko lang ulit itong layer, guys. And then, itong media. Tsaka, kunin ko yung picture na gusto kong i-add on. Ito. And then, guys, so, i-click mo to. At i-cut mo siya. So, gusto ko kasi siya nalagyan ng text, guys. So, tuwali ako dito sa layer. Pagkatapos na. Pagka-type ako, guys. Yan. That's all theme. Hanap ka dito sa fonts mo. Ayan ko lang siya dito. Cut ko lang siya, guys. So, gusto ko kasi siyang dagdagan ng ano, guys, sound effects kanon. So, punta lang ako dito sa audio at saka hanapin ko lang yung effects na gusto kong gamitin. Yan. Tapos, check ulit. Don't forget na taasan yung volume. Adjust ko lang siya, guys, yung music. And then, guys, so maglalagay na tayo ng music. So, punta ulit tayo dito sa audio at saka hanapin natin yung music na gusto natin gamitin. So, make sure, guys, na hindi kayo makaka-copyright. Yung music gusto kong gamitin, guys. And then, so, idadrag ko lang siya. Long press lang, guys. And then, i-click mo siya. Pagkatapos yan, i-adjust mo yung volume niya. So, 4-4 lang ako, guys. Para sakto lang. Alright, guys. And that's it for today's video. So, hope nag-enjoy kayo. And for more videos, once again, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching!